basahin ang aklat ng Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 15 sa talatang 7. John chapter 15 verse 7. Atin po itong basahin sa ating mga Bible na hawak at kung wala po, atin po pakinggan at subaybayan ang talatang 7 ng 15 kapitulo ng aklat ng Ebanghelyo ayon kay Juan. John 15 verse 7. Kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay nananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Uulitin po, kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay nananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Panginoon, tulungan po ninyo kami ngayong umaga na unawain, pakinggan, at matutunan ang inyong salita. Akin ho at amin hong binubuksan ang aming puso at isip sa inyo upang ang Espiritu Santo ay maghayag sa amin ng mga liwanag ng katotohanan ng inyong salita sa aming buhay. At ito'y makatulong upang lalo kaming makasunod, makapamuhay na nakapagbibigay ng lugod sa inyong pangalan at mamunga ang aming pananampalataya. O Diyos, alam ho namin na kayo ang may-ari at gawa ng lahat ng bagay dito sa lupa. At naniniwala din kami na kaya ninyong ibigay sa amin ang lahat ng bagay kung magagawa lang naming sundin ang itinuturo at ipinapaalaala sa amin ng inyo pong mga salita. Kaya ngayon pong umaga, Panginoon, hayaan ninyo na ang banal na Espiritu ay maging malaya sa pakikipag-usap sa sino man sa amin ngayong umaga. Na talagang bigyan ng linaw sa isip namin, sa aming puso, ang kahulugan ng inyong mga salitang ito. At katulad po ng sinabi ni Santiago sa amin kanina, dapat ay hindi lamang kami tagapakinig, kundi tagatupad din ang inyong salita. Na may pagkakatapos po nito, talagang ang aming nais ay gawin ito, sundin ito, at ipamuhay ito sa aming buhay. Panghawakan namin, gagawin ko ito kasi ito yung sinasabi ng Diyos. At ito ang mangyayari sa akin kapag ginawa ko ito ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya Lord, ngayon pong umaga, akin pong hinihingi ang mayamang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming lahat. Gamitin po ninyo akong kasangkapan para sabihin ang katotohanan ito mula sa inyong mga salita. Hindi sa aking kaalaman, hindi sa aking karunungan, kundi sa karunungan galing sa inyo. Ito po ang aming hinding at idinadalangin na may pagsamo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po tayong maupo. Pumuli sa inyong lahat. Haring upuan sa una, hindi ko alam kung kanino naka-reserve ba rin. Ano? Harigay, naka-reserve sa mga importanteng tao sa mundo o talagang wala lang gusto umupo din eh, dahil kitang-kita ko kung natutulog o hindi. Ano? Ayan. Huwag ko kayong mahiyang matulog kung talagang inaanto kayo, matulog kayo. Kaya lang, pag nag-alisan kami, tulog pa kayo, bahala na kayo. Ano? Kaya salamat po sa Panginoon. At muli po ngayong umaga, tayo po ay narito, magkakasama at sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Ano? Kagalakan po ng ating buhay na laging makita-kita at magsama-sama. Bagaman po yung iba ay talagang minsan ay hindi makadalo dahil sa mga kadahilanan, pero salamat po sa inyo at patuloy pa rin kayong nagbibigay ng panahon at pagkakataon para po tayo ay sumamba sa Panginoon. Nito pong nakaraang linggo ay tatlong kapatid natin ang na-ospital na may kanya-kanyang dahilan ng karamdaman. Ano po?
ang atin pong kapatid na Ma'am G. Arakan na taga San Juan ay na ospital ng ilang araw sa Lucena dahil po doon sa tinatawag na sakit na Bell palsy. Medyo nagngiwi ho yung kanyang pisngi. Ano? Parang kung tawagin natin ay mild stroke. Ang sabi ho ng mga matatanda sa una, nasampal ng hangin. Kaya naman ang hangin, ano, nananampal na rin. So ngayon po ay siya ay nasa ilalim ng therapeutic program sa loob ng ilang linggo at ilang buwan. Kaya malamang na hindi rin po natin siya palaging makakasama. So ipag-pray po natin si Maring G. Arakan sa kanya pong naramdaman at naranasan. Tumaas po ang kanyang blood pressure. At salamat naman po sa Diyos at siya po ay nakalabas na ng pagamutan. Ang ating kapatid na si Aaron ay na-hospital din nung ilang kabilang araw. Sa kadahilan ng namang ang kanyang sikmura ay nagagasgas na raw. Ano, siguro sa karami ng kain at sa titigas ng nakakain ay nagagasgas na ang sikmura at nakakaroon na rin ng fatty liver. Ano, medyo nakakaroon ng taba ang kanyang atay. So ipag-pray po natin ang ating kapatid na Sharon sa kanyang pagkakasakit. Si Kim Ho ay na-hospital din ng isang gabi at isang araw sa kadahilan ng sabi noon ay suspected dengue pero hindi pala naman. Sabi ng doktor, hindi ho yan dengue, yan ho ay measles lang. Kaya bumukal ho yung kanyang mamumula sa katawan. Ano po, salamat sa Diyos at siya po ay magaling na at nakalabas na rin ng hospital. Salamat sa inyong mga panalangin para sa atin pong mga kapatiran. Okay, sana naman ay wala nang ma-hospital pa sa susunod ng mga linggo dahil sayang ho ang pamasko pagka kayo sa hospital magpapasko at magagastusan pa kayo nang hindi nababalik ang pera ninyo at wala na kayong makukuhang tubo mula sa gastos ng pagamutan. Ano? Ang ma-hospital ho ngayon talagang nakakapagdagdag ng sakit sa katawan. Ano po? Kaya hanggat makakaiwas tayo, umiwas tayo sa ospital. Ano? Kung kaya pa sa bahay, bahay muna. Ano? At manalangin sa Diyos na tayo ay gumaling sa kanyang paghipo dahil siya naman yung ating dakilang manggagamot. Okay. So noong linggo ay aking naibahagi sa inyo yung Matthew chapter 21 verse 22 na kung saan ang sinasabi doon, anumang hilingin ninyo sa panalangin kapag may pananampalataya, ito ay inyong tatanggapin. Ano po? Anumang hingin ninyo sa panalangin kapag may pananampalataya, ito'y inyong tatanggapin. Ngayon ho namang umaga, ito naman yung paksa sa verse 7 ng John chapter 15. Kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Napakagandang talata kapag dating doon sa punto ng answered prayer. Ano po? Sumasagot ang Diyos sa panalangin, nagbibigay ang Diyos ng biyaya sa ating mga pangangailangan kapag tayo ay nananalangin. Pero, meron din naman ho itong mga, ika nga ay, kondisyones na dapat mangyari at matupad sa buhay ng isang anak niya na humihiling at nananalangin na ipagkaloob ang kanyang pangangailangan. Okay. Pero bago po natin ito gawin at pag-aralan ngayong umaga, gusto ko muna kong malaman sa inyo at matiyak sa inyo, kayo gawin nakakasiguradong pupunta sa langit pag kayo namatay. Nakakasigurado ho ba kayo na pag kayo'y namatay at umalis dito sa lupang katawang ito, ay kayo pupunta sa langit? Nakasigurado kayo? Kung mamatay ka mamaya, pupunta ka kaya sa langit? Parang kayo hindi makasagot ng diretso. Naamin kayo, pero kayo nakatungo. Parang kayo nagdududa sa inyong kalalagay. Ano? Alam nyo,
Nakakatawa ho yung aming A group, kami ho ay lima. Hindi ho ako naalis sa paksang ito hanggat hindi ko sigurado yung kasama ko pag namatay pupunta sa langit. Hindi baling magtagal kaming lima sa pag-uusap tungkol sa langit. Basta tiyak ko lang na yung aking kausap na kasama ko sa A group ay pupunta sa langit kapag namatay. Hindi baling mahaba ang kwento ng kapatid na Sebio just only to make sure that if he dies, he will go to heaven. Hindi baling mahaba ang kwento ni Orlan just only to think of it that if he dies, he will go to heaven. Hindi baling minsan ay pumapasok may sa kwentuhan ng martilyo at makina at kung ano-ano mga gawain na kinukwento ni Sherwin, basta tiyak ko lang napupunta kami sa langit. Ano? Si Ellie, nagkukwento tungkol sa langit. Pinagkukwentuhan namin ito. Kasi I want to make sure that this brother that I have in my A group ay may assurance that they will grow at that they will go to heaven if they leave this earth. Kayo ba'y pupunta sa langit? Ngayon, kung kayo ay pupunta sa langit at kayong kayo'y pupunta sa langit, ano na ang mga bagay na binago ng Diyos sa buhay ninyo na nakakasigurado kayong pupunta kayo ng langit pag kayo'y namatay? Ano? Marami nang nabago. Dati ho ako'y maiyayamutin, ngayon magagalitin na ako. Nabago ho yun. Ano? Dati ho ako ay madamot, ngayong kuripot na ako. Nabago ho yun. Mga kapatid, ang tunay na nakipag-isa kay Kristo, nagbabagong totoo araw-araw ang pagkatao. Araw-araw nagbabago ang pagkatao. At ibig sabihin, ang growth is a process, proseso ng Diyos, programa ito na dapat nating gawin, sundin at mangyari sa ating buhay. Ano? Kaya sabi nga, pag ang isang tao ay tiyak na pupunta sa langit at tiyak siyang anak ng Diyos, aba ay talagang siya ay masigla sa pananampalataya sa Panginoon. Masigla! Hindi ikaw yung lantotay palagi-palagi. Kala mo'y problemadong problemado. Ang dami ng pinag-iisipan. Alam nyo, kahapon, nanonood ako nung yung ipinose ni Peter Tanchi ng Christ Commission Fellowship, ang sabi niya, sino sa inyo hanggang ngayon ay natatakot pa din? Tinanong niya doon sa kanyang congregation, how many of you here in this congregation of Christ Commission Fellowship still may mga worries sa buhay? May mga kinatatakutan? At natatakot pa rin hanggang ngayon? Sabi ho niya, ang kanyang posisyon dito, sabi niya, yan ang isang pinakamalaking kasalanan inyong ginagawa araw-araw sa harap ng Diyos, ang kayo ay matakot. Ano ba sabi ng Bible? Do not worry. Utos yun na, huwag kayong matakot. Bakit? Ako ang Diyos eh. Ako ang Diyos. Ako ang may kapamahalaan sa lahat ng mga bagay. Ano ang dahilan para ikaw ay matakot? Ano, natatakot tayo minsan pag wala na tayong pera. Anak, kung anak ka ng Diyos, you don't need to worry about you don't have money. Natatakot ka dahil wala kang pera. Anak ka ba ng Diyos? Kasi kung anak ka ng Diyos, hindi ka dapat matakot kung wala kang pera. Ay, you know that, alam mo, hindi naman ako mamamatay ng pagkawala ng pera eh. Hindi man ako mamamatay na wala ako nito. Mas mamamatay ako kung hiwalay ako sa Diyos. Diba? So dapat makita natin yung realidad. Bakit ako matatakot? Ang sabi ng Bible, huwag akong matakot. Ano?
Huwag akong mag-alaala. Ngayon minsan, no, kaya hindi na tayo maka-attend ng church kasi wala tayo. Marami akong gagawin, marami pa akong pupuntahan kasi marami akong pangangailangan. Kaya hindi na ako nag-church. Ano? Hindi na ako nag-a-attend ng worship service every Sunday. Kung kailan na lang may panahon. Mga kapatid, pag ganyan ho ang ating pananampalataya, ay wala talagang kahihinat ng maganda ang ating kinabukasan araw-araw. Ano? Huwag ho tayong sumunod sa Panginoon doon sa panumaalwan laang tayo. At may oras tayo. Kasi pag ang ating pipiliin lagi, may oras ako ngayon, sisimba na ako. Ay, mga kapatid, marami ho ang panahon. Sabi nga, it is a matter of priority. Who is your priority? Sino ba ang pangunahin sa buhay mo? Yung pangangailangan mo o yung Diyos na pwedeng mag-provide ng iyong pangangailangan? Ano? Di ba ganun yun? Sabi ng Bible sa Matthew 6:33, hanapin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at anong gagawin? Lahat ng bagay ay ipagkakaloob ko sa iyo. So, ibig sabihin, it's a matter of priority. Sino ang una sa buhay ko? Yung pangangailangan ko o yung Diyos na pwedeng magbigay ng pangangailangan ko? Ano? Kaya sana po mga kapatid, makita natin. Kaya ko po ito sinasabi sa inyo, yun ho kasi yung John chapter 15, verse 7, ay may kaugnayan dito. Ano po? Yun ang kaugnayan ng puno at ng sanga at nung nag-aalaga. Ano? Yan ho ang context niyan eh. Ipinakilala ni Jesus, sabi niya, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang ama ang nag-aalaga nito. Okay? Ang ama ang nag-aalaga nito. So, ibig sabihin, ipinapaliwanag ng Panginoon yung ugnayan. Yung ugnayan niya sa ama bilang tagapag-alaga ng puno. Yung kaugnayan niya sa sanga na kumakabit sa kanya. So, ang ama ang nag-aalaga, si Jesus ang puno, ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga sanga. Okay? Last Sunday, sabi ko sa inyo, bakit isinumpa ang puno ng igos? Isinumpa ang puno ng igos kasi wala itong bunga pero puro dahon. Ano? Na supposed to be, dapat nauna ang bunga bago pa ang dahon. Kasi ang dahon ang magpo-protect doon sa bunga ng puno ng igos. Eh nagalit ang Diyos. Nagalit si Jesus. Sabi niya, isusumpa ko ito. Hindi na ito muli pang magbubunga kahit kailan. Okay? So, ang ibig sabihin, kung may protection ang Diyos sa atin, ang pinoproteksyonan niya, yung pamumunga natin. Ano po? Kaya sabi nga, ang panalangin na may pananampalataya, ito yung pananampalatayang nagbubunga. Ano? Ito yung pananampalatayang talagang makikita ng Diyos, may bunga. Kaya hindi ko siya susumpain. Pagpapalain ko siya. Now, in verse 7 of John chapter 15, in relation to the true vine, the vine dresser, and the branches, ipinapakita po ng Panginoon ang dalawang katotohanan. Tingnan niyo mabuti, sabi niya rito. Kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Kaganda ng verse, ano? Kung nananatili. Ngayon, tingnan natin yung keyword ho dyan ay abiding or nananatili. Yun ho ang susing salita na ating titingnan ngayong umaga. Okay, tingnan po ninyo. What does it mean to abide? Ano ba ang ibig sabihin ng manatili? Ayan. So, tingnan natin ang kahulugan nito. It means to keep in fellowship with Christ so that His life can work and in and through us to produce fruit. Ulitin natin, ano? What does it mean to abide? Ang ibig sabihin po noon, it means to keep in fellowship with Christ so that His life can work in and through us to produce fruit. Ayan, sa Tagalog, anong ibig sabihin? Nangangahulugan ito ng ating malalim na pakikisama kay Kristo
upang ang kaniyang buhay ay kumilos sa atin sa pamamagitan natin upang tayo'y mamunga. Ayan. Yun ang ibig sabihin noon. Manatili ang malalim na pakikisama natin kay Kristo upang ang buhay ni Kristo ay mamuhay sa atin at ang kanyang pamumuhay na ito ay sumagana ang pamumunga. Okay. So ang pinag-uusapan po sa John 15 is fellowship. Ano? We have a relationship. Yun ang factor doon. May relationship ang Ama as the vine dresser to the true vine. Okay? So may relationship sila. And the true vine have a relationship with the branch doon sa mga sanga. So, ang pinag-uusapan ngayon ng relationship na ito is fellowship. Yung pakikisama nila sa isa't isa. At ang dapat pakikisama nila sa isa't isa ay nananatili. Nananatili. Ayan. At yun nga hong ibig sabihin, keep in fellowship with Christ so that His life can work in and through us to produce fruit. Yun ang salitang abiding or pananatili ay 11 beses na binanggit sa John chapter 15. 11 times. Paulit-ulit na binabanggit ito ng Panginoon. Dahil ang kanyang layunin ay upang makita ng mga sanga niya ang dahilan at halaga ng pananatili. Okay, pag sinabi mo ikaw ay nananatili, hindi ka naalis, hindi ka nanlalamig. Ayan. Hindi ka nanlalamig, lagi kang mainit, lagi kang agresibo, lagi kang sabik, lagi kang may oras, lagi kang may panahon at lagi kang may gagawin. Yun po ang ibig sabihin noon. Sabi, nananatili naman ako. Ang problema ay marami pa akong pwedeng gawin. Marami pa akong pupuntahan. Marami pa akong aayusin. Lahat ho ng tao ay hindi nauubusan ng aayusin, ng gagawin, ng pupuntahan. Lahat ng tao laging may obligasyon na kanya-kanya at tungkulin na dapat gawin at isakatuparan. Pero kung titingnan po ninyo, the resources that we are talking about and working hard for it ay lahat ay nanggagaling sa biyaya ng Panginoon. Ang itinuturo sa atin sa Bible ay ito, kung ikaw ay mananatili sa Kanya, kay Jesus, sa Diyos, no? Mananatili, talaga yung fellowship mo sa Kanya. Ano ba ibig sabihin na talagang maganda ang fellowship mo sa Panginoon? Ganito ho yun. Masasabi mo na maganda ang fellowship mo sa Panginoon, pakikisama mo sa Panginoon, if you pray regularly, nananalangin ka ng regular araw-araw. Nakikipag-usap ka talaga sa Diyos. Tingnan mo, pagka yung tinanong nyo ito, marami mo sa atin nagagastusan sa katitex. Ano? Just to make sure na yung ating tinetext ay in touch tayo at in touch siya sa atin. So, pag nag-reply siya, tuwan-tuwa ako, nag-reply yung tinetext ko. So, susunod, magagawa ka uli ng text, ipapadala mo uli sa kanya. So, magre-reply uli siya. So, in touch kayo sa isa't isa. You have a good relationship and your fellowship is growing together. Ano talagang pareho kayong lumalago sa inyong pakikisama sa isa't isa? True text. Okay. Bakit nananatin? Sabi mo, Lord, bless me. Pagpalain ninyo ako, Panginoon. Parang hirap naman gawin ng Diyos na pagpapalain kita. Samantalang sinasabi ng Bible, kung nananatili kayo sa akin, no? If your fellowship with me is intact every day through prayer, nagdadasal ka talaga araw-araw. Every morning, every day, every hour of the day, talagang kinakausap mo si Lord. Ang fellowship mo sa Kanya ay totoo. No? His life in you will produce fruit. Magbubunga yun eh. Because of that fellowship with God. Pangalawa, sabi nga,
Yung intact ang iyong fellowship sa Panginoon. You read the Bible every day. Talaga nagbabasa ka ng Bible araw-araw. Hindi lang yung basta binasa, talagang nininilay-nilay mo, binubulay-bulay mo, hinihimay mo, ano ba ang mensahe ng Panginoon sa akin dito sa kanyang salitang ito sa akin ngayong umaga. Nakikipag-usap ba ang Diyos? Kasi minsan, no, gusto natin yung audible voice, yung bang naririnig natin. So, wag ko kayong maumasa mga kapatid doon sa bulong. You know, well, ang Diyos, hindi na nabulong ngayon. Wala na ho yung mga bulong na mayroon ka naririnig na boses. In danger kapag may mga kung ano-ano ka naririnig na boses sa iyong tenga. Ano? Kasi ang susunod doon dyan, step is suicide. Kasi bubulungan ka na niya, mapakamatay ka. Ano? Ang audible voice of God is in His Word, written in the Bible. Yung nakasulat sa Bible, yung talaga ang salita ng Panginoon. Diyan nakikipag-usap ang Diyos sa atin. Dapat talagang everyday we have time to read this Word, meditate on His Word, and give time to devote yourself to God through His Word because you want to have that fellowship with Him. No, lumalim ang pakikisama mo sa Panginoon. Diba? Nakikipag-fellowship ka sa Diyos through His Word. No? Sino sa inyo walang Bible? Marami ho kong Bible doon sa itaas. Makipag-usap kayo sa akin. Bibigyan ko kayo. Hindi ko pa babayaran. Libre ho yan. Kung gusto nyo English pa, kung gusto nyo may Griego, kung gusto nyo may Hebreo, kung gusto nyo may Aramaic pa, lahat na ng translation, ibibigay ko sa iyo. Magbasa ka lang nito. Because God wants our fellowship. Gusto niya yung pakikipag-usap na niya sa atin. Talagang nagbabasa ako ng Bible kasi gusto kong makausap ang Panginoon. I want God to talk to me personally through His Word. Kasi yun ang sinasabi, kung mananatili kayo sa akin. So fellowship po ang pinag-uusapan doon sa abiding. So kung mananatili ako, every day I give time to read His Word. Kung sa gabi ko man ito gagawin, I want to listen, I want to hear, I want God to talk to me personally through the Bible. Ano? Pag kayo ho ay may alam sa Biblia, kahit pa ano ang inyong marinig na sinasabi ng iba, hindi kayo basta-basta madadaya at maliligalig kasi alam mo ang nakasulat sa salita ng Diyos. No, so yun yung intact fellowship with Panginoon. Dapat we read the Bible. Isa pa, nalarawan talagang ikaw ay nananatili sa Diyos. Okay? Lagi kang may time to have fellowship with other Christians. Ano? May pakikisama ka sa ibang mga kapatiran. Huwag ko kayong maniwala doon sa I can grow alone. No, you will not grow alone. You will grow because these people help you to grow. No, lalago ka kasi tinutulungan ka ng mga kasama mong ito na lumago sa Panginoon. Ano? No man is an island. We need each other. So we need to have fellowship with one another. Ano? We need to have time. Ay marami mo. Medyo yung iba ayaw eh. Tinatamad ako, wala akong panahon. Masakit ang ganito, masakit ang ganoon. Kaya lalo na maraming sumasakit dahil nga sa kagaganoon. Ano? Bigyan natin ho ng panahon ng ating sarili. Oh, sino ba yung malapit na kapatiran dito sa aming lugar? Dadalaw ako, makikipagkwentuhan lang ako. I just want to pray with him. I want him to pray for me. At magkausap kaming dalawa because we want to have that abiding presence of God in our midst and in our relationship as brother and sisters in the Lord. Kasi yun, kung mananatili kayo sa akin. Kung mananatili kayo sa akin. Sana ho next year, 2019, hariho ang aking hamon sa inyo. Lord, 52 Sundays naman po ang isang taon. Sana mabuo ko po yung 52 Sundays na hindi ako a-absent sa church. Kaya mo ba yun? No. 52 Sundays naman po, Panginoon, ang 2019. So, simula po January hanggang December 2019, na Sunday, I will commit to you, I will not miss any service of the church.
a-attend talaga ako. I want to have fellowship with my brothers in the Lord. Ano? Hindi ba kayo natutuwang lagi nyo nakikita ang isa't isa? Sino sa inyo ang naiiyamot pag nakikita nyo ang isa't isa rito? Naiiyamot ka ba? Ano? Or tuwan-tuwa ka, uy kapatid ko, uy gumaganda ngayon. Ano kasi, noong Sunday, hindi ka masyadong maganda, pero uy, ang ganda mo na rin. Ano? Okay, saan ka nagpapagupit? Tanong mo, maganda yung fellowship na gano'n, ano, diga? O kapatid, saan ka nagpa-spa? Parang hindi ka na maitim ngayon. Ano? Kasi, anong ginagamit mong sabon? Kasi may fellowship eh. Di ba? So, ibig sabihin, kung hindi mo nami-miss ang pagdalo every Sunday, and you commit it to the Lord, Lord, I will not miss any Sunday worship service in our church. And I will promise to you, kahit ako'y may sakit, kamatayan lang ang magpapawala sa akin sa worship service namin sa church. Kaya mo ba yon? Kasi yun ang sinasabing abiding presence. Nananatili ako sa Panginoon. Ano? Nananatili. Isang katotohanan dito, pansin niyong mabuti ang sabi ng Bible, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita. Okay. Paano ba masasabing nananatili o may epekto sa akin ang salita ng Diyos? Nakikita yun sa akin. Nakikita. Kitang-kita sa buhay ko yung sinasabi ng salita ng Diyos na pinag-aaralan ko. Kita. Hindi ako matatampuhin, hindi ako mahinanakitin, hindi ako magagalitin, hindi ako maiyayamutin. Hindi, basta wala na. Lahat na sa akin ay binabago ng Panginoon sapagkat yung salita niya na pinag-aaralan ko, binabasa ko, isinasa ulo ko, isinasa puso ko, ay nakikita sa pagkatao ko. Nakikita. Buhay na buhay ang Diyos sa akin sapagkat ang kanyang salita ay totoo kong ginagawa at inilalapat sa aking buhay. Ano? Meron nung isang araw na tumawag, ano? Sabi niya, ako ho ay nag-iisip ng umalis sa aming kapilya. Wala naman ho akong nakikita eh. Napagbabago sa mga kasama ko doon. Aalis na ho ako. Ako ho pinananabangan na. Wala nang kasigla-sigla eh ang church namin. Ano? Nasermonan ho siya ng isang kapatid. Alam mo, pag umalis ka dyan, lalong mamamatay ang church. Kasi ikaw na lamang talaga ang totoo sa mga taong naririyan. Pag umalis ka pa, patay na ang church. Ano? Patay na ang church. Alam niyo mga kapatid, ito ho ang pinakamagandang larawan ng buhay. Kung naunawaan mo ang Bible, na ipaliwanag sa iyo ang Bible, ang susunod mong gagawin, gawin ang itinuturo ng Bible sa buhay ko. Sundin ito. Ano? Ipapamuhay ko talaga ito. Na kahit ano pa ang mga nakikitong medyo may mga problema kami sa church na ganito, wala sa akin yon. Ang akin ay, gusto kong maging bahagi ng pagpapalago ng Diyos sa iglesyang aking dinadaluhan. I want to be a blessing to everyone in our church. I want God to use me to bless these people. Ano, that through me, God will make this church grow because I apply, I believe, and I have faith that this word is true to me. Totoo sa akin. Tingnan nyo ang blessing ng Panginoon dito. Kung tama ang ating fellowship sa Diyos, kung tama ang ating fellowship sa Kanyang salita, tingnan po nyo ang resulta. Ang sabi doon, hilingin ninyo ang anumang inyong maibigan at ipagkakaloob ko sa inyo. Ipagkakaloob ko sa inyo ang anumang hilingin ninyo. Hindi mahirap kausap ang Panginoon. Ano? Hindi mahirap. Pag nakita ho niya talagang, ang ganda ng fellowship ng church na ito sa akin. And these people regularly give time to have fellowship with me through prayer, through Bible study, through Bible reading, through their meditation, through their devotion, through their commitment. And they really applied the word that comes from me. Whatever they ask,
I will grant it to them. Ibibigay ko ito sa kanila. Ano? Di ba nakakatuwa ang isip? Salita na ho ng Diyos siya. Si Jesus na ho mismo ang nagsasalita sa John chapter 15 kasi ini-introduce na niya ang kanyang sarili bilang puno ng ubas at yung kanyang ama na nag-aalaga sa puno ng ubas at ina-address na niya yung mga sanga niya. Gawin ninyo ito. Ano man ang hingin ninyo, ibibigay ko sa inyo. Ano? Kaya dapat ho tayo, bawat isa sa atin, ay talagang nag-grow na pagdating sa fellowship natin sa Panginoon. Nag-grow na tayo sa paglalapat ng kanyang salita sa buhay natin. Kasi ang promise, whatever you ask, I will give it to you. Ano? Kaya kung tayo yung lahat dito, sabi nga, o isang halimbawa, si Ronnie ay nagre-request, o ipag-pray naman ninyo ako, na kami ay magkaroon ng isang mansyon na bahay na ganito. Ano? Okay, sige. O tanungin natin ang mga kapatid. O kapatid, kumusta ang iyong fellowship sa Panginoon? Regular ba ang iyong prayer life? Regular ba ang iyong Bible study? Regular ba ang iyong devotion? Help me. Please pray for me. Ano? Na ipagkaloob ng Diyos sa amin ang pangangailangan namin ito. Diba? Kaya ako hinaniniwala yung bagang sa katotohanan talagang kung tayong lahat ay lumalago, lumalalim, umuunlad at tumitibay sa ating pakikisama sa Diyos at pakikisama sa isa't isa at pakikisama sa kanyang mga salita at nagiging totoo ito sa ating pagkatao, anumang hilingin natin ibibigay ng Diyos. Ibibigay ng Diyos. Hindi mahirap kausap ang Diyos. Anak niya tayo. Anak niya tayo. Tanungin mo ngayong katabi, may hinihingi ka ba sa Diyos? Tanungin mo, sinagot na ba ng Diyos? No? Tapos sabihin mo sa Kanya, ipag-pray kita. No? Ipag-pray kita. Alam niyo, minsan nakikita ko lang ito, no? Kaya ako ho laging nag-challenge na sana mag-prayer meeting talaga tayo ng sama-sama. Yung ba, lahat tayo na-attend ng prayer meeting. Alam niyo ba mga kapatid, pag nakikita ho talaga ng Diyos na seryoso tayong lahat sa ating ipinapanalangin, ibibigay ho ng Diyos ang lahat ng ito sa atin. Kung seryoso lang talaga tayo, ano? Ay minsan no, lalabing lima ang seryoso, lalabing lima naman ang seryoso, yung mga 150, ay lalabing lima ang seryoso, paano ko ibibigay ang kanilang kahilingan sa akin? Ano? Kung wala ka rin namang ginagawa tuwing Biyernes ng gabi, nakatunga nga ka rin sa bahay at nagbubulay-bulay sa problema mo, pumunta ka dito, magdasal tayo. Come here, attend the prayer meeting, and we will pray together. We will pray together. Huwag mo lagi isipin yung may ganito. No! Give time to have fellowship with God through prayer. Give time to have fellowship with God through Bible reading. Give time to have fellowship with God, to have fellowship with one another. And the promise is, ask whatever you wish and it will be given unto you. Ibibigay ko ito sa inyo. Ipagkakaloob ko ito sa inyo. Ano? Pagkakaloob ko ito sa inyo. Diba? Kaya hindi ho mahirap kausap ang Diyos. Hindi mahirap humingi ng biyaya sa Panginoon. Hindi mahirap na hindi niya ibibigay ang lahat ng mga bagay. Kasi yun ang kanyang kondisyon. Abide in me and abide in my word. Ask whatever you wish and it will be given unto you. Ibibigay ko ito sa inyo. Kaya sabi nga, ang gusto ng Diyos, namumunga ang ating pananampalataya. Namumunga, yun ang gusto ng Panginoon. Tingin niyo, sinabi niya sa John chapter 15 verse 2. Ang sabi niya,
pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga upang lalo pa silang mamunga. Ano? Upang lalo pang mamunga. So ibig sabihin talagang excited ang Diyos na makita sa atin as a church that we are bearing much and more fruit. You know, talaga excited ho ang Diyos to. Makita niya talaga, namumunga ang aking iglesia. Namumunga ang mga anak ko sa iglesia ito. Kitang-kita ang kasaganaan ng kanilang pamumunga. So, whatever they wish, whatever they ask in prayer, I will give it to them. Kasi kitang-kita ko sa kanila that their faith is bearing fruit. Namumunga talaga ang pananampalataya nila. No. Nabasa ko yung isang comment noong isang kapatiran sa isang church kasi nagpuso yung ating mga young pro ng kanilang fellowship dito noong nakaraang Webes. Sabi noong isang church member sa ibang church, lilipat na ako sa inyo sa PBCC. No! Bakit? Nakita nila ito. Ano? Nakita nila ito. Merong ginagawang ganito. Masaya yung mga binata at dalaga ng church. Walang nabubunti sa kanila. Walang nag-aanak ng dalaga sa kanila. They really enjoyed their fellowship with one another. They really enjoyed having fellowship with the Lord. They really enjoyed reading the Bible together. And God used them as an instrument to other people to let other people also to grow in the Lord. No, di ba? Nakakatuwa yun. Nagiging blessing tayo sa ibang tao because of this thing, because of this ministry, because of this fellowship that we have in the church. Ayaw niyo ba nung ganun? Kaya sabi nga ng Bible, ask whatever you wish and it will be granted to you. Ibibigay ito sa inyo ng Panginoon. Ano? Kaya dapat sa church, wala talagang bangil-ngilan, walang bangayan, walang siraan, walang tampo, walang inanakitan. Maglingkod tayo ng masaya, maglingkod tayo ng sama-sama, mag-fellowship tayo sa Panginoon, mag-fellowship tayo sa isa't isa na masaya, na wala tayong saloobin na ano paman. At ang ating naisin, we want to be a blessing to other people for them also to be blessed by the Lord. Ano? Kaya noon nakakatuwa sa church na dapat makita sa Praise Bible Community Church. We love, we protect, and we treasure one another because of our fellowship with God. Sa ating pakikisama sa Diyos. No? Sabi nga, pag may lumapit sa iyong kapatid, at nagchichismis ng ganito, sabihin mo sa kanya, alam mo kapatid, hindi ka nanaawa sa pamilya natin. Sinisiraan mo ang pamilya natin sa isa't isa. Hindi kalooban ng Panginoon yun. Ang gusto ng Diyos, ipinagpe-pray natin ang kahinaan ng isa't isa at tinutulungan nating umunlad ang buhay ng isa't isa. Pinalalakas natin ang loob ng isa't isa at pinahahalagahan natin ang magandang kinabukasan ng isa't isa to glorify God and to produce more fruit and that God will always grant our prayer request. Because He sees in us the growth of our fellowship with Him and the growth of our fellowship with one another. Ano? Di ba kayo natutuwa nung ganun? Sabi nga sa akin ni Kim kahapon, tatay, sana pag napuno ang church, maglagay na lang tayo ng lead wall doon sa harap at yung mga tayo nasa labas, may lead wall doon, parang Katoliko, nakalagay sila, doon sila nananambahan sa labas kasi hindi na tayo kita kaya sa loob. Hindi ba kayong na-excite na isang araw meron tayong pangitain? Paawasin ng Diyos ang simbahang ito. Maglalagay tayo ng lead wall doon sa labas and people in Pinagkawitan and some other places will go here because they were blessed by the Lord because of those people who are attending them first become a blessing to them because of their fellowship with God. Hindi ba kayo natutuwa nung ganun? Parang ako lang ang matutuwa. Parang wala kayong excite. So let's have fellowship with the Lord. Ano? Kasi yun ho ang resulta noon. Yun ho ang resulta noon.
Fellowship with God, fellowship with His Word, fellowship with one another. Ang resulta niyan, God will grant our prayer. Ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ating hilingin sa Kanya. Kung ano ho meron tayo ngayon, patikim pa ho yan ang Panginoon. Hindi pa nating lubos na nalalasahan ang biyayang ito. Pinatitikim pa lang niya ang biyaya niya sa atin. Dadating ang araw, nanamnamin natin ang sarap ng ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Malalasahan natin, this is the family that I really want to have in this world. The family of Praise Bible Community Church. Because we love one another. We protect one another. We pray for one another and we help one another. Whatever we ask in the Lord in prayer, God answer our prayer. Sinasagot ng Diyos ang aming panalangin. Sinasagot. No? Kaya mga kapatid, sana po talagang maramdaman natin. Enjoy your fellowship with God. Pray regularly. Read your Bible regularly. Have fellowship regularly with one another. Let's pray together. Let's pray for one another. Tandaan natin, mananatili tayo sa Kanya, mananatili tayo sa Kanyang salita, anumang hingin ninyo, ibibigay ko sa inyo. Sabihin mo sa iyong katabi, maniwala ka sa Diyos. Maniwala ka sa Diyos, may gagawin ang Diyos, buhay natin pareho sa iglesyang ito. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ang mensahe ng awit kanina, langit ang aming nadarama. Langit ang aming nadarama pag ikaw ay kasama. Lord, kailanman po ay hindi ninyo kami iniwan. Kailanman po ay hindi ninyo kami pinabayaan. Kailanman po ay hindi ninyo kami pinagkulang. At ang presensya ninyo sa amin sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay presensya ng langit sa aming buhay. Panginoon, salamat sa inyo dahil kung mananatili kami sa inyo, mananatili kami sa inyong salita, hingin namin ang aming maibigan at ipagkakaloob ninyo ito sa amin. Napakabuti ninyong Diyos. Kung tutuusin, hindi na ho kami dapat mag-alaala, hindi na kami dapat mangamba, hindi na kami dapat mamroblema, sapagkat kung ang kondisyon ng Diyos ay ginagawa namin, whatever we ask in prayer, God will give it to us. Ibibigay ito ng Diyos sa amin. Katulad po ng sinabi, ano man ang ginagawa namin, na ayon sa inyong kalooban, hindi ninyo papapagkulangin ng biyaya ang aming pangangailangan. Napakabuti ninyong Ama, napakabuti ninyong Diyos, napakabuti ninyo sa amin. Lord, walang dahilan para kami po ay manghimakot, kami panghinaan ng loob, kami manlupaypay sa pananampalataya dahil ang inyong salita ay totoo, hindi ho ito nagsisinungaling, ang tao nagsisinungaling. Ang tao minsan hindi tumutupad sa kanyang mga pangakong binitiwan sa amin, pero kayo ang Diyos na kailanman ay hindi nagsinungaling. Ang inyong sinabi, inyong ginagawa. Ang inyong pangako ay inyong tinutupad. Ano pang dahilan para kami mag-alaala? Ano pang dahilan para kami ay panghinaan ng loob? Ano pang dahilan para kami ay mawalan ng gana sa inyo at sa aming pagsamba sa inyo araw-araw? At sa aming pakikibahagi at pagdalo sa mga gawain na itatakda para sa amin, sa ikabubuti ng aming pananampalataya. Napakabuti ninyong Diyos. Napakabait ninyong Diyos. Napakatarungan ninyong Diyos. At higit sa lahat,
ang inyong pag-ibig sa amin ay laging sariwa bawat umaga. At katulad po ng sinabi ng John chapter 15, wala kaming magagawa kung kami po ay nabubuhay ng hiwalay sa inyo. Lord, kailangan naming manatili sa inyo. Kailangan naming magpatuloy. Hindi naman ho kami exempted sa problema, sa pagsubok, sa pagkakasakit. Bahagi po ng buhay namin yun dito sa lupa. Pero ang isang bagay na totoo para sa amin, may Diyos na kumakalinga sa amin. May Diyos na nananahan sa aming buhay, na laan laging may oras at panahon na kami po ay alalayan kapag dumadating ang panahon ng pagsubok. Kapag dumadating ang panahon ng pagkakasakit, kapag dumadating ang panahon ng problema, dahil ang inyong pag-ibig ay laging sariwa bawat umaga. Every morning that we open our eyes, it is a gift from God. Another day of grace, another day of blessing. Panginoon, salamat sa inyo. Help us to abide in you. Help us to abide in you. Tulungan niyo kaming manatili sa pag-ibig ninyo, Panginoon. Panghawakan namin ang mga pangako niyo sa amin. You will never leave us. You will never forsake us. And no one can pluck us out from your hand, O God. Walang makakaagaw sa amin sa inyong kamay. Lord, tulungan ninyo kami talagang lumago ang pakikisama sa inyo. Lumago ang pakikisama sa inyong salita at lumago ang pakikisama sa isa't isa. And your promise, ask whatever you wish and I will give it to you.